na. Sa pagkat ang kaharian ng Diyos ay yari sa puso ng tao. Amen? Ang kaharian ng Diyos, sabi na ito sa ating puso. Kaya nga, yari sa puso ng tao ang kaharian ng Diyos. Sino may puso para sa Panginoon? Amen. Amen. Nariyan ang Diyos sa puso mo. Sabi ng Banal na Kasulatan, 18 taon nang may karamdaman at ito'y gawa ng masamang spirito, the spirit of infirmity na nasa babaeng yaon. Ano ba ang espiritong nagpapahirap o gumagapo sa mga tao ngayon? Is it the bondage of drug addiction? Ito ba ay bondage ng alak? Ang rehab, it cannot break the bondage. Ito ba ay bondage ng bisyo, ng pagsusugal? Ito ba ay bondage ng pambababae? Ano ba yung gumagapo sa tao at nagpapahirap sa kanya? Mga kapatid, ano man yan ang sabi ng Panginoon, hindi ba dapat siyang alagan? Anong bondage? Sex addiction? Hindi ba dapat makalagan ang lahat ng nagagapos ng kaaway? Is it bondage of greed? Hindi ba dapat siyang alagan? Ano ba yung bondage of greed? Ang hamon ng Panginoon sa atin ngayon, 2015, start your year right with God. Simulan natin ang taong 2015 na tumpak, tama at matuwid ang relasyon natin sa Panginoon. Kung ikaw ay tamad sa pagdalo sa gawain, magmasipag ka. Kung ikaw ay magnanakaw noon, tigilan mo ang pagnanakaw at ituwid mo ang iyong landa sa harapan ng Panginoon. Kung ikaw ay glory eater noon, kapatid, ituon mo sila sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw ay matigas ang ulo at ayaw mong tatanggap ng pangaral, o matigas ang puso mo, kapatid, ngayong 2015, magbago ka. Dapat ang puso natin ay responsive, nagpapabago sa kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Kahapon is Sports Fest Day. Kakaunti ang nakaisa. O sige, hindi ko nasasabihin, mga taga-Masinag, malayo. Yung mga around-around, kakaunti yung nakaisa. Iilan ang couples, iilan ang pastors, na nakaisa at sumuporta. Baka sabihin nyo, eh, recreation lang yan eh. Walang spiritual na kapakinabangan yan, pero tandaan nyo yung recreation, nasa Biblia yan. Ang ilan, ito, hunting, nasa Genesis yan. Si Nimrod ay isang mighty hunter before the Lord. Ang ikalawa ay archery, nasa Genesis 21 verse 20 yan. Si Ismael is an archer before God. Yung bugtong-bugtungan, isa rin yung recreation. Siguro sa panahon ngayon, hindi na masyado. Pero sa panahon namin, ni Sister Anita at ni Balae, puso-puso yung mga bugtong-bugtungan na yan. Pinakitigan namin sa radyo yan noong araw, bagamat maliliit pa kami. No? O, hindi pa kami matatanda. No? Meron ng bugtong-bugtungan at makikita natin yan sa Judges 14 verses 12 to 18 kay Samson. Meron din pong boxing or wrestling or hand-to-hand match. At ito'y makikita natin sa 2 Samuel chapter 2 verse 14. Meron din camping doon sa rooftop sa Nehemiah 8 verse 13 to 17. At sa Psalm 104 verse 26, whales at play. Mga, ano yung whales sa Tagalog? Mga balyena ang naglalaro. Ngayon, nakikita natin doon sa Subic, mga dolphins na naglalaro. Meron din Ocean Park and it's part of recreation na nakatala sa Biblia. Amen?
Doon sa Amos 6 verse 5, instrumental jam session. At sa Isaiah 25 verse 11, may swimming. Ayaw mo yung sasabihin na, wala mo maitutuloy sa spiritual? Nasa Biblia po yan. Maraming recreational activities sa Biblia. Kaya mga kapag-ibod nating hatulan. Kung sasabihin niyong walang spiritual na kapakinabangan, meron. Kasi kahapon, tuwang-tuwa po kami. Nakapahinga yung aming mga padal na katawan ng isipan dahil tuwang-tuwa kami sa mga ginawa nilang paglalaro kahapon. Napakasaya ng lahat. At bago umalis ang Lion of Judah, tinanong ko, masaya ba kayong lahat? Opo, masayang-masaya po kami. It gives us rest in our body. Nagbibigay ng kasayang maging sa ating mind, di ba? Nakakaalis ng mga problema, nakaka-relax kapag ikaw ay nasa recreation. Kaya nga mga kapatid, huwag nating sabihin na baliwalayan. Sumuporta tayo sa mga programa ng Iglesia. Sapagat ito ay para sa ating kapakinabangan na alam natin kasama natin ang Panginoon sa mga oras na ito na ginagawa natin yung kasayahan na yan. Ano ba ibig sabihin ng recreation? Yung creation paglikha. Ano yung recreation? Muling nalilikha yung enjoyment, yung sabi nga, yung main goal natin ay to glorify God and enjoy Him forever. Yung enjoyment natin, ito na nararanasan natin, nangyayari because we are glorifying God even in our recreation. Amen? Kaya mga kapatid, are we in bondage with wrong beliefs? And in good news, dumating ang Panginoong Jesus to break the bondage and set the captives free. Jesus is here. He is not dead. He is alive. Yung babaeng hukot for 18 years dahil sa masamang espiritong nagpapahirap sa kanya, dahil siya ay held in bondage ni Satan, maaaring meron siyang bondage of bitterness, maaaring siya may bondage ng hatred, maaaring siya may bondage ng greed, she hated herself, she hated the world, she hated everyone, she hated even the churchmates, o baka maaaring pati pastor, hate niya rin. Pero ang good news, narito ang Panginoong Jesus upang palayain ang nagagapos ng kaaway. Sabi sa Ephesians 6, we wrestle not against flesh and blood. Hindi ang flesh and blood ang kalaban natin. Sino ang kalaban natin? Principalities and rulers of this world, spiritual wickedness in high places. Ang kalaban natin ay si Satanas at ang kanyang mga kampol. Amen? Dumarating ang time, nahihirapan tayo, nasasaktan natin. Ngunit alam natin, sa kalagitnaan ng ating kalagayan, nariyan pa rin ang Panginoong Jesucristo to free us, to release us from all those bondages. Ang buong sangkatauhan ay hukot, hindi matuwid. Kaya nga, marami ang nagsuswisay. Napabalitaan ko na lang dito sa lugar natin, dito sa Pilipinas, hindi malaya pa yung sunod-sunod na nagsuswisay. Bakit? Because Satan declared war on our children. Because Satan declared war on marriages. Because Satan declared war on families. Satan declared war on churches. Nakikipagdigma si Satanas sa atin. Kaya nga yung babaeng lumot na yun, hindi niya kayang itaas. Itumit ang kanyang sarili. Hindi niya kayang wasakin ang gapos ng diablo sa kanya. Eh sino nga bang makakawasak ng bandage ng buhay natin? Hindi kaya ng rehab. Hindi kaya ng gobyerno at ng mga institusyon. Hindi kaya ng pera. Hindi kaya ng edukasyon. Walang makakayang makapagkalag ng gapos na yan sa sangkatauhan.
Tinawag siya ni Jesus, sabi sa verse 12. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae noong din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ang problema ng tao, hindi ang kanyang kapaligiran. Ang problema ng tao, hindi yung peer pressure, hindi ang kanyang sambayan, hindi yung, "Di kasi ako nakapag-aral eh." Kiniterate ako. Ang problema ng tao ay ang kanyang puso. Amen? And only Jesus can change our hearts. Mga kapatid, hindi perang sagot sa problema natin. Hindi bagong asawa ang sagot sa problema natin. Kung nag-aaway kayong mag-asawa, hindi problema ay hahanap na lang ako ng bagong asawa. Hindi yan ang problema. Amen? Hindi bagong kaibigan ang problema. Hindi ibang kurso ang problema. Papalit-palit ka na nga ng kurso eh. Hindi ka pa nakatatapos. Hindi bagong boyfriend o girlfriend ang kailangan mo, kapatid. You need Jesus, and only He can give you a change of heart, a change of mind, and a change of living. Tanging si Jesus yan. Magsisimula sa change of heart, dadako sa change of mind, at susunod ang change of living. Amen? Wala namang ginawa si Jesus sa babae, kundi ipinatong niya ang kanyang kamay. Jesus touched that woman, and the woman nakalagal na ng gapos ng kaaway. At ang unang bagay na ginawa ng babae niyon, she shouted, she glorified God, she sang and danced, and she broke that meeting. Kinalimutan niya yung pride niya. She took the time to shout glory to God because He set me free. Yun ang isinisigaw ng babae. At marami dito ang pinalaya na ng Panginoon. Pinalaya tayo sa gapos ng kamangmangan ng reliyon. Pinalaya tayo sa gapos ng witchcraft and occultism. Pinalaya tayo sa bondage of sin. Pinalaya tayo sa bondage ng sickness and even death. Kaya nga tulad ng babaeng iyon na kinalagan at pinalaya ng Panginoon, dapat din tayong sumisigaw ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Kaya natin isigaw, "I'm free to be the servant of the Lord." Kaya niyo ba talagang isigaw? Kasi yung mga tao hindi makasigaw ng pagpupuri sa Panginoon, yung mga tao hindi niya ma-enjoy ang Panginoon, nag-i-start na ang pagbabackslide sa puso ninyo. Kung hindi kayo nakikisa sumusuporta sa gawain ng Diyos, ano kayo at sino kayo sa harapan ng Panginoon? Ako ang alam ko, pag di ko kayang purihin at sambahin ng Panginoon, sa kangkungan ako kukulutin eh. Ganyan ang buhay ng mga tao. Na nawawala ang puso at kalooban sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Pumaparito tayo sa church upang katagpuin siya. Pumaparito tayo upang siya purihin at sambahin. Pumaparito tayo upang luwalhatiin siya at parangalan siya. At pumaparito tayo to enjoy Him forever. Amen? Sa kalangitan, ang mga anghel ay nagpupuri sa Panginoon. They shout and sing unto God. They shout, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." They shout, "Glory, hallelujah, to the King of kings and to the Lord of lords." Siguro sa church ng babaeng yun, hindi sila open na magpuri sa Panginoon. Pero, dumating ang Panginoong Jesucristo, pinagaling yung hukot, at nagsimulang sumigaw ng pagpupuri ang babaeng yun sa Panginoon.